Agad na niyang tinapos ang pag-uusap nila ni James dahil wala naman itong impormasyon na maibibigay sa kanya. Isang tao lang ang gusto niyang makausap ngayon para magpaliwanag sa kanya ng lahat. Mabilis siyang nagbihis at umalis ng isla. Samantala sa loob ng sasakyan, kampanding nakaupo si Cassie sa panlikurang upuan ng kanilang kotse habang kumakain ng buto ng pakwan. Katabi niya ang dalawa niyang kambal na anak na busy sa pagkukwentuhan. Kuya Miko, sa tingin mo kaya makikilala ka agad tayo ni Daddy? Tanong ni Missy sa kapatid. Kuya ang tawag niya dito dahil ito daw ang unang lumabas kaysa sa kanya. Kahit sa New York sila lumaki, Pilipino pa rin ang kanilang pananalita kapag nag-uusap sila dahil ito ang tinuro ni Cassie sa kanila. Malamang, inubos na natin ang mukha ni Daddy . Walang natira kay Mommy. Seryosong sagot na Miko sa kapatid. Kaya lang, sinaktan niya si Mommy. Magkakabalikan pa kaya sila? Pabulong niyang tanong kay Miko. Ngunit naririnig pa rin sila ng kanilang ina. Agad na nalunok ni Cassie ang buong buto ng pakwan na hindi pa nangunguya nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawang eaglets. Kahit kailan talaga tong dalawa, palibhasa ay nagmana sa ama. Mahilig manira ng kanyang moment sa tuwing kumakain. Binalingan niya ang dalawa na nanlalaki ang mga mata habang nakaangat ang mukha na nakatitig sa kanya. Ano nga ang lagi kong sinasabi ha? Miko, Missy? Tanong niya sa dalawa na parang takot ang itsura. Hindi magsasalita kapag kumakain ka, Mommy. Sorry po. Sabay-sabay na sagot ng mga ito sa kanya habang nagpapa-cute pa. At ito na naman siya na parang nakakita ulit ng mukha ng asawa sa tuwing nagpapa-cute ang mga ito sa kanya. Kaya ayaw niyang magsalita ang mga ito kapag kumakain siya. Dahil laging bukang bibig ng mga ito ang ama. Simula nang makita nila ang mukha nito sa internet na nakabalandra. Matatalino ang kanyang mga anak na halata namang nagmana sa kanilang ama. Kaya ito lagi ang ginagawa ng dalawang eaglets na ito para hindi magawang magalit sa kanya ang magpapa-cute habang kinukurap-kurap pa ang malaabuhin nilang mga mata. 7 years ago, sinakripisyo niya ang sarili niya para lang patunayan ang pagmamahal niya kay Mike. Ngunit hindi niya inaasahan na pati anak niya ay madadamay dahil lamang sa kanyang pagpapakatanga. Mabuti na lang at nalaman kaagad ni Axel na buntis siya dahil sa result ng laboratories niya. Kaya naisalba kaagad ang mga ito. Nalaman ito ng kanyang lolo, kaya napilitan si Axel na ipalabas na namatay na siya para makaligtas. Kaya iyon, pagising niya ay nasa ibang lugar na siya. At doon lang ipadiliwanag ng kanyang lolo ang lahat ng nangyari sa kanya. Nahirapan siyang makalimutan ang lahat sa nakaraan nila ng asawa. Mahal na mahal pa rin niya ito, ngunit marami nang nagbago. Bumalik ang ulirat niya nang marinig ang boses ng kaibigan niyang si Ira, isang nurse. Ito ang lagi niyang kasakasama sa tuwing may inooperahan siya. Sinama niya ito ngayon dahil dito muna sila sa Vicente Pine branch ng Cassie Hospital mamamalagi. Habang iniimbestigahan niya ang mga taong kasangkot sa pagkamatay ng Mommy at Daddy niya. May sinasabi ka ba, Ira? Tanong niya sa dalaga. Ngumiti lamang ito at inulit ang tanong sa kanya. Sabi ko kung saan po ba tayo dediretso? Sa Manor po ba or doon sa Cassie Hospital? Si Cassie Hospital, may daraanan muna ako doon ng mga papeles na kailangan kong dalhin sa Manor. Pinahanda ko na yon sa pinsan kong si Axel. Agad niyang sagot. Okay, sagot nito. Saka tinigda ng dalawang kambal na ngayon ay nakatulog na. Samantala, kadarating lamang ni Mike sa Cassie Hospital. Diretso ang kanyang paglalakad, papunta sa opisina ni Mike. Laking gulat ni Asher nang makita siya. Dahil almost 7 years na din siyang hindi nagpapakita. Ngunit si Axel, hindi na madrawing ang pagmumukha niya dahil alam niya kung bakit nandito ngayon si Mike sa harapan niya. Axel, meron ba akong dapat malaman? Parang maluluha niyang tanong sa kaibigan. Ano bang gusto mong malaman, Mike? Agad din itong tanong sa sagot niya. Nawari kinukumpirma pa sa utak kung ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta ng kaibigan. Alam mo kung anong gusto kong malaman ngayon, Axel. Please, maawa ka. Huwag mo nang dagdagan pa ang 7 taon na pagdurusa ko na hindi kasama si Ella. Garalgal ang boses niya habang tinititigan si Axel sa mga mata. Kabaliktara naman ang reaksyon ni Axel na halatang nagigilty siya sa ginawa niya sa kaibigan 7 years ago. Axel, please, alam mo bang gustong-gusto na kitang suntukin ngayon? Galit niyang wika kay Axel dahil nakita niyang hindi pa rin ito nagsasalita at nanatili lang na nakayuko. Ipaliwanag mo sa akin
ang tungkol doon sa text message mo. Nahintayin ko ang pagbalik ni Ella. Axel, aminin mo sa akin. Maawa ka. Buhay pa ba si Ella? Nanalabo na ang kanyang mga mata na pinipigilang tumulo ang mga luha niya. Ngunit ang huling sinabi ni Axel ang siyang nagpalambot ng mga buto sa kanyang mga paa. Yes, I'm sorry bro. Ginawa ko lang yun para mailigtas si Ella. Naiiyak na ring sagot sa kanya ni Axel. Tuluyan na siyang napaluhod at napahilamos ng muka dahil sa kanyang narinig. Pero bakit? Axel, bakit? Hindi ba ako naging mabuting kaibigan sa'yo? Bakit mo ginawa sa akin to? Axel, alam mong gustong-gusto ko nang mamatay ng mga panahong yun, kahit hanggang ngayon. Pero bakit mo natiis na pagdusahan ko ang 7 taon ng pangungulila sa aking asawa at anak? Bakit? Dahil pinsan ko siya. Agaw ni Axel sa pagsasalita niya. Ano? Anong sinabi mo? Hindi na naman siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano na naman ba to ha? Ilang sikreto ba bang hindi mo sinasabi sa akin? Naglolokohan ba tayo dito, Axel? Parang pinipigana ang puso niya sa pagkakataong iyon. Walang pagsisidla ng galit sa kanyang puso dahil parang sasabog na ito. Hindi tayo naglolokohan dito, bro. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Huli ko na lang nalaman na si Ella at Cassie pala ay iisa. Matagal na siyang pinaghahanap ni Lolo mula noong more than 3 years old pa lang siya. Nawala siya kasabay ng pagkamatay ng kanyang totoong mga magulang. Hindi namin ito sinabi sa iyo dahil magiging mapanganib na rin ang buhay mo. Mula noong maliit pa si Cassie ay nakatadhana na siyang maging Eagle Queen paglaki niya. Pinatay ang kanyang mga magulang dahil sa estado ng pagiging Eagle Queen ng mommy niya. Maraming kalaban si Tita Ara noon na naging dahilan kung bakit itinago niyang may anak siya. At ngayon ngang natagpuan na si Cassie, hindi niya alam kung sino mga taong nagtatangka sa buhay niya. Kaya para maprotektahan kay, mas pinili niyang huwag nang ipaalam sa'yo. Naman Axel, alam mo nang simulat sa pool, matagal nang may mga taong nagtatangka sa buhay ko. Mag-asawa kami ni Ella. Hindi ko kailangan ng proteksyon niya dahil kaya kong protektahan ang sarili ko. Siya ang kailangan kong protektahan. Yun na nga bro eh, siya ang kailangan mong protektahan. Pag-agaw niya sa sinabi ni Mike. Pero anong nangyari ha? Hinayaan mo na yung galit at selos mo ang magpasya para sa inyong dalawa. Kinailangan kong ilihim sa iyo ang buhay niya para mailigtas ang buhay ng magiging anak mo sa kanya. Wala akong choice bro, kaibigan kita, pero pinsan ko din si Cassie. Ang nangyari sa kanya noon ay hindi nakaligtas kay Lolo, kaya galit na galit siya sa akin. Wala akong nagawa, kundi sundin ang utos ni Lolo sa akin na ipadala siya sa New York sa araw na yon mismo. Kaya ilang oras ako bago lumabas ng operating room ay dahil pinlano ko munang mabuti kung paano ko siya palalabasin sa silid na yon nang hindi mo nalalaman dahil nakaabang ka sa labas. Pagkatapos ng matagumpay na operation ay ininja ko sa kanya ang gamot na nakapagpatigil ng pagtibok ng puso niya. At nang mapagkamalang, patay na nga talaga siya. Pinalamig ko ang temperatura ng kanyang katawan sa loob ng 15 minutes. Napakalaking risk ng ginawa kong iyon para sa kanya at sa mga anak niya. Ngunit iyon lang ang tanging paraan na naisip ko para hindi mo sila masundan sa Amerika. Within 13 minutes ay agad din siyang nabigyan ng antidote ng mga doktor na nakaabang sa kanya sa private jet noon. Kaya bumalik ulit ang normal na tibok ng kanyang puso. Kung alam mo lang bro, 7 taon din akong nagdurusa at nakukonsensya dahil sa ginawa ko sa'yo. I'm sorry bro. Nanlulubo ang reaksyon ni Mike habang patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Kung alam mo lang sana Axel, ngunit huli na ang lahat para sa amin. Hindi man kami hahayaan ang tadhana ulit na magkasama sa 2nd pagkakataon na eh. Masaya pa rin akong malaman ngayon na buhay siya at ang mga anak namin. Siguro tama ka, hindi ko dapat malaman ang lahat. At sana hindi ko na lang ninais pa na alamin ang buong katotohanan sa nakaraan. Dahil wala din namang silbi yun ngayon. Dahil di magtatagal ay mawawala rin naman ako. I'm dying. Kung noon pa sana sinabi mo na ito sa akin ay sana ginawan ko ng paraan para magamot ko ang sarili ko para sa pagbabalik ni Ella. Ngunit kung saan naman na akala ko ay magkikita na kami sa kabilang buhay, akala ko lang pala. Dahil doon sa kabilang buhay, maghihintay ulit ako kung kailan kami magkakasama. Parang wala ng buhay ang bawat bigkas ng mga salita ni Mike. Bakas ang magkahalong saya at lungkot sa kanyang mga mata. Nagulat si Axel sa kanyang mga narinig. Pati si Asher na kanina pa nakamasid
at nakikinig sa usapan ay hindi rin makapaniwala sa huling sinabi ni Mike. Wait bro, anong sinabi mong you're dying? Ano, kailan pa? Tarantang tanong ni Asher. Magagawa natin yan ng paraan bro, hahanap tayo ng magaling na doktor. 3 years ago ko lang nalaman na may brain cancer ako. Hindi ako nagpagamot dahil akala ko ay wala na si Ella. Ang asawa mo, isa na siyang top neurosurgeon sa New York ngayon. Matutulungan ka niya. Agad namang sagot ni Axel. Mapait nang umiti si Mike. Ayoko nang ipaalam tong sakit ko sa kanya. Ayokong maawa siya sa akin. Isang taon na lang nalalabi ko dito sa mundo. At ayaw ko na ipadanas ko sa kanya ang sakit na dinanas ko nung nangungulila ako sa pagkawala niya. Naiiyak na ang dalawa niyang kaibigan sa sobrang awa kay Mike. Gusto nilang maging masaya na ito. Ngunit parang pinaglalaroan pa rin sila ng tadhana. Dahil ilang araw lang din naman ang ipaparana sa kanyang saya bago siya mawala. Umalis si Mike sa opisina ni Axel nang hindi namamalaya ng mga kaibigan niya dahil busy ang mga ito sa kakapahid ng kanilang mga luha. Pinasigla ulit niya ang kanyang aura at pangangatawan nang lumabas siya sa opisina ni Axel dahil ayaw niyang makita ng mga tao na nangihina na siya. Habang naglalakad sa hallway ng ospital, ang kaninang lungkot at pighati ay napalitan ng saya nang makita ang babaeng makakasalubong niya. Sa likod nito ay mga naka-uniforming bodyguards na halatang pinoprotektahan sila kahit sino mang gustong lumapit sa kanila. Mas lalo itong gumanda at halatang inalagaan ang pangangatawan dahil mas lalo pa itong sumeksi. Hindi halatang may anak na ito dahil mas bumata pa itong tignan. Hindi siya nito nakita dahil busy ito sa kakatingin sa hawak niyang cellphone. Nang bumaba siya ng tingin, ay nakita niya ang dalawang kambal na kamukhang kamukha niya at wari titig na titig ang mga ito sa kanya. Napapaluha siya sa pagkasabik na mayakap ang mga anak niya. Habang papalapit na ang pagharap nila, ay sabay-sabay na nagsalita ang kambal na siyang nagpatigil sa mundo nilang mag-asawa. Daddy? Sabay na bigkas ng dalawa, tumigil sa paglalakad si Mike habang si Ella naman ay tumigil din at tumangat ng muka para lamang masindak nang makita siya. Matagal ang kanilang pagtitigan at mababakas sa kanilang mga mata ang pagkasabik sa bawat isa. Akmang yayakapin na sana siya ni Mike, ngunit agad namang umiwas ng tiyan si Cassie at dire-diretsyong naglakad habang hila-hila ang kanyang mga anak na lumilingon pa rin sa kanilang ama. Naiwan si Mike sa hallway na nakapako pa rin ang malungkot na tingin sa likod ni Cassie at ng mga anak niya. Samantala, si Asher na susundan sana si Mike ay napatigil din nang mapadapo ang kanyang tingin sa mukha ng kasama ni Ella na dumaan sa harap niya. Bakit parang pamilyar sa kanya ang babae? Sa loob-loob niya. Nanlalambot ang mga paa ni Ella habang naglalakad papalayo sa kanyang asawa. Gustong-gusto na niyang yakapin ito kanina pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw na niyang maulit pa ang nangyari sa nakaraan. 7 taon na ang nakalipas ngunit hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit na parang nangyari ito kahapon lang. Sinubukan niyang kalimutan si Mike, ngunit bakit hindi pa rin niya magawa? Bakit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa puso niya ang lahat ng kanilang mga alaala? Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata at saka taas ang noo na naglakad papunta sa opisina ng kanyang pinsan. Kailangan niyang maging matatag at matapang ngayon para sa mga anak niya. Hindi pwedeng maging malambot ang kanyang puso dahil lang sa lalaking minahal niya, lalo na ngayon, marami pa siyang dapat harapin at pagtuunan muna ng pansin. Lalo't malapit na niyang matapos ang kaso sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pumasok na siya sa opisina ni Axel at kinuha mga dokumentong kakailanganin niya sa kanyang pag-iimbestiga. Sa files na ito, nakarecord ang dahilan ng pagkamatay nila. Akmang lalabas na siya ng pinto nang piginan siya ni Axel sa braso niya. Cassie, sandali. Tawag ni Axel sa pinsan. May dapat kang malaman. Kunot noong nilingon siya ni Cassie at tinanong. Bakit Axel? Anong dapat kong malaman? Magsasalita na sana si Axel ng kanyang maalala ang sinabi ni Mike kanina na hindi dapat malaman ni Cassie ang tungkol sa sakit niya. Kaya nanatiling nakaawang ang kanyang mga labi at walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Lalong kumudot ang noo ni Cassie nang makitang hindi pa rin nagsasalita si Axel. May problema ba, Insan? Tanong ulit niya. Ay, wala, Insan. Ang naging sagot na lang ni Axel. Ayaw niyang pangunahan si Mike
naniniwala siyang makakaya nitong solusyonan ang problema nilang dalawa. Nagkita na ba kayo ni Mike? Ang tanging naging tanong na lang niya. Hindi. Pagsisinungaling na sagot ni Cassie. Ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol dito dahil lalo lang nadadagdagan ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos sagutin si Axel, ay mabilis na siyang nagpaalam at binalingan ng dalawang eaglets na ngayon ay karga-karga ni Asher sa tabi ni Ira. Bye na kayo sa Tito Axel niyo. Agad naman siyang sinunod ng dalawang eaglets. Bye, Tito Axel! Sabay yakap ng dalawa sa tiyuhin. Agad naman silang niyakap ni Axel. Bagaman nasa puso pa rin niyang nakokonsensya. Mas nauna pa silang yumakap sa mga ito kaysa sa talagang ama. Bye, Tito Pogi! Paalam din nila kay Asher. Agad namang kinarga uli sila ni Asher at pinaghahalikan sa noo bago binalingan si Ira at ginisihan nito. Ikaw, miss, hindi ka ba magpapaalam? Para makarga na rin kita at mahalikan sa noo. Loko? Namumulang sagot nito habang nanggagalaiti sa galit. Kanina pa kasi ito tanong ng tanong sa kanya. Nabupuro yung nasa sa kakulitan nito at kayabangan ng lalaking to. Sa halip, narinig na lang niya na humagalpak na ito ng tawa habang papaalis sila. Mabilis silang umalis ng ospital at direktang umuwi sa Casa Princess ni dati pang binili ng Lolo Albert niya para sa kanya. Tahimik ang buong biyahe nila kahit ang dalawang kambal ay walang ganang magsalita. Baka sa mga mukha nito ang lungkot simula nang makita nila ang kanilang daddy kanina. Ilang sandali pa'y dumating na sila sa manor. Kakalabas lang nilang lahat nang biglang may isa pang sasakyan ang dumating. Sinundan pala sila ni Mike pauwi dito. Akmang susuguro na ito ng mga bodyguard niya upang harangan. Ngunit sinanyasan niya kaagad ang mga ito na huwag pakialaman si Mike. Kaya hinayaan na lamang ng mga bodyguard na lumapit sa kanilang Eagle Queen. Ella, please, pwede ba tayong mag-usap? Parang iiyak ang boses nito habang nakaharap sa kanya. Cassie Fontabella ang pangalan ko. Agad na pagtatama niya sa sinabi nito. Kahit pa na Cassie ka man ngayon, o kahit ano pa ang magiging pangalan mo, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na asawa pa rin kita dito sa puso ko. Matagal na tayong hiwalay, Mike. Baka nakalimutan mo na ikaw mismo ang nagpumilit sa akin na pirmahan ang divorce paper na hinahanda mo. Nagmamakaawa ko sa iyo noon na paniwalaan mo ko. Ngunit naging matigas ang puso mo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mike. Umuwi ka na. Pagtatapos niya ng usapan nila. I'm sorry, Ella. Sa lahat-lahat ng mga pagdududa ko at hindi ko pagtitiwala sa pagmamahal mo. Umiiyak nitong sabi. Nangyari na ang lahat, Mike. Simula nang pinatay ko ang sarili ko sa harapan mo, kinailangan ko na ring patayin ang nararamdaman ng puso ko para maibigay ang kalayaan mo. Matapang nasagot ni Cassie. Ngunit halata pa rin sa garalgal na boses niya na parang iiyak na rin siya. Umuwi ka na, Mike. May mga kanya-kanyang landas na tayo ngayon. Mabilis na lumuhod si Mike sa harapan ni Ella habang nakikipagsabayan naman ang pagbuhos ng mga luha niya. Hindi ko tinanggap ang kalayaan na sinasabi mo, babe. Noong pinatay mo ang sarili mo, sinama mo na rin ang kalayaan kong magmahal sa'yo. Nakakulong ang puso ko sa pekeng nicho na yon ng 7 taon dahil akala ko'y lubusan ang nawala ang nag-iisang tao na siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Babe, sobrang na-miss kita. Alam mo ba yun? Patindi ng patindi ang pagbagsak ng mga luha ni Mike habang binibigkas sa mga salita na matagal na ang gustong kumawala sa kanyang dibdib. 7 taon akong nagdurusa at nangungulila sa pagkawala mo, babe. Kaya wag mong sabihin sa akin na pinalaya mo na ako dahil hanggang ngayon, nasa iyo pa rin ang puso ko. Di na mapigilan ni Cassie ang mga luhang gustong kumawala mula sa kanyang mga mata. Nasasaktan siyang makita si Mike sa ganitong sitwasyon. Maputla ang mga bibig nito at medyo humaba na rin ang mga balbas na halatang matagal nang hindi nakapag-ahit. Napabayaan na niya ang kanyang sarili at mahahalata na malaki na ang pinayat ng katawan nito. Alam kong may mga anak tayo, babe. Sana'y huwag mo kong pagbawalan ng kahit mayakap man lang sila. Hindi pa man matapos ni Mike ang sasabihin pa sana nang biglang may maliliit na bulilit na yumakap sa kanya habang nakaluhod siya. Daddy! Agad na sigaw ng dalawang eaglets na nagsipag-unahan sa pagyakap sa daddy nila. Buong puso na niyakap ni Mike at pinaghahalikan sa noo ang mga anak niya. Hindi niya inaasahan na darating pa ang pagkakataong ito
na mayayakap pa niya ang kanyang mga anak, kahit sandali man lang sa kanyang buhay. Miss na kayo ni Daddy, mga anak. Maraming salamat at dumating ang araw na ito sa buhay ko, na mayakap ko man lang kayo. Miss na miss ka rin namin, Daddy. Sabat naman ni Miko. Sana, magkakasama na tayong lahat, Daddy. Umiiyak na rin sabi ni Missy. Hindi na kinaya ni Cassie ang mga nakitang nag-iyakan si Mike at ang mga anak niya sa kanyang harapan. Parang pinipiga ang kanyang puso at nahihirapan siyang huminga. Hindi na rin niya mapigilan ang mga luha na tuluyan ang nagsipag-unahan sa pag-agos sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumalikod sa mga ito at direktang umakyat sa kanyang silid habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Sumalampak siya sa kama at niyakap ang unan upang doon na lang ibuhos ang lahat ng kanyang sakit na nararamdaman. Akala niya sa loob ng 7 taon, nakahanda na siya para sa muli nilang pagkikita. Sumumpa siya sa kanyang sarili, nakakalimutan niya si Mike at mag-focus sa iniimbestigahan ng mga taong kasangkot sa pagpatay ng kanyang mga magulang. Ngunit ano itong nararamdaman niya? Kakabalik pa lang niya. Ngunit parang wala na siya sa kanyang katinoan. Ilang sandali pa'y nag-ring ang kanyang cellphone. Hello? Matamlay na sagot niya sa kabilang linya. Oh, bakit ganyan ang boses ng mahal ko? May nangyari ba? Tumigil ka, Dwayne. Wala ako sa mood ngayon para asarin mo ko. Ano bang tinawag mo? Importante ba? Kung hindi ay kailangan ko na magpahinga. Wow, hanep naman mahal. Umuwi ka lang ng Pilipinas. Nakalimutan mo na kaagad ang pinagsamahan natin. Nakakatampo naman yan. Sabihin mo na kasi ang pakay mo. Ang dami mo pang satsat. Naimbyar na siya sa kanyang kaibigan. Nandito ako ngayon sa airport. Wala akong matutuluya dito kaya sunduin mo ako, ha? Huwag na lang pala, parang uulan kasi. Utusan mo na lang ang driver mo para sunduin ako. What? Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang marinig ang sinabi ni Dwayne. Bakit ka pa pumunta dito? Di ba sinabi ko na kaya ko na ang sarili ko? Eh, ayaw ng lolo mo eh. Pinasundan ka niya dito sa akin. Para saan pa daw ang pagiging private number one detective ko sa buong mundo? Kung hindi kita matutulungan sa pag-iimbestiga mo dito, ang lolo mo ang sisihin mo, wag ako. Nagpakawala na lang siya ng malalim na hininga at saka tinawagan si Mang Juan, ang kanyang personal driver ngayon, upang sunduin si Dwayne sa airport. Lumabas siya sa kanyang silid at napansing nasa loob na ng sala ang dalawa niyang anak. Siguro umalis na si Mike sa loob-loob niya. Hindi na lang niya ito binigyan ng pansin at dumiretso na sa kanyang study room. Dala-dala ang dokumento na hiningi niya kay Axel kanina. Mga 2 oras siyang nakaupo sa loob ng kanyang study room nang maisip niyang lumabas upang tignan kung dumating na ba si Dwayne. Nasa harap na siya ng pinto at akmang bubuksan na sana ito upang tignan kung nasa parking lot na ba sila Dwayne. Ay siya namang pagbukas na yun at iniluwa ang pagmumukha ni Dwayne na para bang nangaasar. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Mahal? Haha, sabi ko na nga be. Hindi mo rin ako matitiis eh. Sabay tulak nito sa kanya papasok sa loob ng bahay. Kunot noong tinignan niya si Dwayne, nagtataka siya sa inasal nito sa kanya. Teka, ano bang nangyari sa'yo at bigla kang nangyayakap ka agad? Ito ang sasabihin ko sa'yo ah. Hindi porket kaibigan kita, nasasanay ka nang yumakap sa akin. Iba ang New York, iba dito sa Pilipinas. Huwag kang masyadong intimate sa akin. Kaya ayaw kitang isama dito eh. Alam mong bibisitin mo lang ako. Nakakairita ka. Hep-hep, iyang bunganga mo, Kazi. Masyado kang bungangera. Daig mo pa ang manok na mangingitlog sa kakaputak mo. Ang dali mong ma-high blood. Aminin mo nga sa akin, yung lalaki ba na nakita ko at nagpapaulan sa labas, siya ba ang ama ng mga anak mo? Nagulat siya bagamat nagtaka sa lalaking tinutukoy nito. Sinong lalaki? Tanong niya. Bakit hindi mo tignan sa bintana kung sino? Mabilis siyang sumilip sa bintana at nakita niya si Mike na pumapahid ng luha habang papasok sa driver's seat ng kanyang kotse. Ilang minuto na ang nakalipas simula nang umalis ang sasakyan ni Mike. Ngunit nanatili pa rin nakaawang ang mga labi ni Cassie habang tulalang nakatingin sa parking lot. Ang lupit naman ng asawa mo. Ilang oras na yata siyang nakaluhod sa labas ng bahay mo para lang hingin ang iyong kapatawaran. Magagawa ko kaya yon? Inirapan na lang siya ni Cassie at pumasok na ulit sa kanyang silid. Samantala, bumalik ulit si Mike sa kanyang isla. Hindi niya alam kung paano siya nakarating dito dahil puno ng selos at sakit ang kanyang nararamdaman ngayon.
Kung dati nadaraig siya ng galit niya sa tuwing nakikitang may kausap na ibang lalaki si Ella, ngunit ngayon ay hindi magawang magalit sa kanyang asawa. Ayaw na niyang maulit pa ang nangyari noon. Mahal na mahal niya si Ella. At kahit nadudurog man ngayon ang kanyang puso, dahil nakita niya ang lalaki na yumakap sa asawa habang tinatawag siyang mahal, mas minabuti na lamang niya makontento na tignan ito sa malayo kaysa hindi na niya ito talaga makita kailanman. Isang taon na lang ang natitira niya dito sa mundo. At masaya na siyang makita at maiwan si Ella sa piling ng iba, basta't mahal siya. Mapapatawad pa kaya siyang muli ni Cassie?